kinakailangan po nating maintindihan. Acts chapter 2 verse 22. Sabi po rito sa verse 22. Pero Israelites, listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders, signs, which God did among you through Him, as you yourselves know. So, si Jesus Christ of Nazareth, siya po ay accredited. Sabihin nyo, accredited by God. Accredited by God. Ang ibig sabihin ng accredited by God, si Jesus Christ, hindi lang po siya pumunta rito bilang baby Jesus. Siya po ay pumunta, hindi lang po siya Savior, hindi lang po siya healer, hindi lang po siya deliverer, hindi lang po siya provider. Ang Panginoon Jesus ay napunta rito sa lupa, accredited by God the Father. Anong dahilan? To you by miracles, wonders, signs, and miracles. Sabi po ng ibang translation, people of Israel, listen, God publicly endorsed Jesus the Nazarene by doing powerful miracles, wonders, and signs through Him. So si Jesus Christ, mga kapatid, ay hindi po lang nating Savior. Siya po ay accredited. Siya po ay in-endorse ng Ama. Pumunta rito sa lupa para gumawa ng mga signs and wonders and miracle. So sasabihin po natin, Pastor, ay si Jesus Christ yun. Yes, Jesus Christ was anointed. Acts chapter 10, verse 38, ang sabi ron, Jesus Christ was anointed to go around and doing good, to preach the word, and to set the captives free, yung lahat ng pinapahirapan ng demonyo, and to do the good work, si Jesus Christ. And Luke chapter 4, sabi po ng Bible, verse 18, sabi ni Cristo, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the good news to the poor and to set the captives free, to proclaim freedoms for the prisoner. So si Cristo po ay napunta rito sa lupa sa kanyang panahonan, hindi lang po siya Savior. Siya po ay para magpalaya, to set the captives free. So mga kapatid, ito ang good news. Hindi lang si Cristo Savior mo, siya po ay naparito para palayain tayo sa oppression ng demonyo. Amen? Para makalaya tayo sa depression. Para makalaya tayo sa lahat ng mga gawa ng kaaway. Mga kapatid, dapat ninyo po itong maintindihan. Kaya po ang Panginoong Jesus, binigyan ng pangalang pinakamataas na pangalan, pinakamakapangyarihang pangalan sa ibabaw ng lupa. Nahigit pa sa lahat ng pangalan, kapatid, ang pangalang Jesus. So hindi basta-basta, Acts chapter 4 verse 12, ang sabi po niyaan ng Acts chapter 4 verse 12, only Jesus, sabihin po natin, let's read together. Only Jesus has the power to save. His name is the only one in all the world that can save anyone. Ulitin po natin, baka hindi niyo po masyadong maintindihan ang ibig sabihin. Gusto ko, sabay-sabay natin basahin, ilakas natin, and please, unawain natin ang ibig sabihin ng Acts 4:12. Ready, go! Only Jesus has the power to say His name is the only one in all the world that can save anyone. Hello? Meron pa bang ibang pangalan na pwedeng mag-save? Sino yung pangalan? Pangalan at kahit sa isang pangalan na pwedeng magligtas sa sino man. Sino yan? Jesus! So, Jesus has the power to save. His name is the only one. His name, yung pangalan ni Jesus, hindi po. So, you cannot be saved in the name of your denomination. Tandaan niyo po, you cannot be saved in the name of your pastor. You
of your prophet. You cannot be saved in the name of your secta or religion. Tandaan niyo po, there is only one name given. Dito po sa lupa, na sukat ikaligtas ng lahat ng tao. The only name, His name is Jesus. Tandaan niyo po, Jesus Christ. Bakit? Kasi po ang pangalan ng Jesus ay binigyan ng pinakamataas na pangalan. Acts chapter, Philippians chapter 2 verse 9 to 11. At sabi po diyan, therefore God exalted Him to the highest place. So si Jesus Christ, itinaas po siya. Ibinigyan ng pinakamataas, ang sabi lang, and gave Him the name. And gave Him what? Name. Anong klaseng name? The name that is above every name. Ulitin natin. Tanong, anong klaseng pangalan na ibinigay sa kanya? The name. The name that is above every name. Ang pangalan ng Panginoong Yesus ay mas mataas pa kung kahit sino mang pangalan na buhay sa ibabaw ng lupa, sino mang hari, sino mang president, sino mang tao na nabuhay sa banal ng lupa, sabi ng Bible, His name is above every name. Amen? Amen. The name of Jesus, every knee shall bow in heaven, in earth, and under the earth. Imagine nyo po, tatlong three word, tatlong lugar, sa heaven, sa earth, under the earth, lahat ng pangalan ay inuluhod sa pangalan ni Jesus. Pero ito po ang revelation. Ito ho. Mag-isip po kayo ng pangalan. Lahat po ng pangalan ng sakit. Makinig kayo. Any kinds of sicknesses and diseases. Kung ang pangalan nila yun, maraming nauusong pangalan na variant COVID. Delta COVID. UA COVID. Kung ano-ano pa ang pangalan. Kung ang pangalan ng cancer ay may pangalan, cancer of leukemia, cancer of the breast, cancer of the ganito, o anong pangalan ng sakit mo, high blood, low blood, pangalan mo rin yan, o anong pangalan ng sakit mo, arthritis, anong pangalan ng sakit mo, sakit sa paa, anong pangalan ng sakit mo, migraine, anong pangalan ng sakit mo, sa sigmura, anong pangalan ng sakit mo, rayuma, any kinds of name, and the Bible says, every knee shall bow, every name, amen, amen. Shall confess, sabi ng Bible, hallelujah! Therefore, God exalted Him in the highest place and give Him in the name. And that is above every name. Ibig sabihin, the name of Jesus is above the name of your cancer. The name of Jesus is above the name of your sickness and diseases. The name of Jesus is above the name of your problem. Ano ang pangalan ng iyong problema? Bankruptcy. Ano pangalan ng problema? Poverty. Ano pangalan? The name of Jesus is above. May pangalan ba ang iyong problema? Yes. May pangalan ba ang ginagawa ng demonyo sa iyo ng pangalan? Oppression. The name of Jesus is above the name of oppression. Amen. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko, Kati? Amen. So ang pangalan ng Panginoong Jesus, that at the name of Jesus, every knee should bow. Alam niyo, 3 days ago, bago po dumating ang Sunday, kagabi hanggang isang araw, bigla akong sakit nito, ang aking lalamunan. Ibig ho akong hadlangan, ako pong i-praise na naman ito. Habang ako'y natutulog, nagpipray ako in the name of Jesus, sakit ng lalamunan, wala akong magagawa. I-praise ko pa rin ang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen? Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Kasi ho, nga naman, pag dito, mahadlangan, hindi ako makapag-praise.
Pero hindi, lalo natin inaas pagsisigawan natin. There is power in the name of Jesus. Palapakan namin ang Panginoon. Amen.